Ang buhay ng tao binubuo ng iba't ibang seasons. Merong season na masaya, meron din namang mabigat sa kamalungkot. Merong season ng tagumpay at meron din namang season ng kabiguan. Merong season na madaling sumunod sa Diyos at meron din namang mga panahon na hindi ito madali. Ang mga relasyon sa buhay natin, ganun din. Meron ding mga seasons. Merong season na maginhawa, merong season na hindi. Merong season na madaling magmahal at meron din namang mga seasons na mahirap ito. Merong seasons na madaling gawin ng lahat para sa minamahal at meron din namang season na hindi ito madali. Sa relasyon sa pamilya at mga kakilala ay ganun din. Merong panahon na madaling tumulong at meron ding panahon na mahirap itong gawin. May panahong madaling makisama at meron ding panahon na pahirapan ang pakikisama. May panahong madaling gumawa ng mabuti sa iba at meron ding panahon na parang ayaw mo na. Sa relasyon sa Diyos, nararanasan din ang iba't ibang seasons. May mga panahon na madaling sumamba at meron ding panahon na mabigat itong gawin. May mga panahong madaling magsuko ng buhay at meron ding panahon na mahirap itong gawin. Seasons, ika nga, seasons. Alam mo, alinman sa mga relasyon at season na nabanggit ang kinalalagyan mo ngayon ay mahalagang tandaan ang ilang bagay. Una, sa alinmang season ng iyong buhay, plant the right seeds. Gawin mo ang tama, naaanin ang tama. Kapag ka mali ang tinanim mo, ay tiyak na mali yung aanihin mo. Kapag wala kang tinanim, ay wala ka din ang mga aanihin. Kahit mahirap itong gawin na para kang bumubungkal ng tigang na lupa, ang tamang tanim ay magpo-produce ng tamang bunga sa mga susunod na seasons ng iyong buhay. Pangalawa, ang bawat season ng iyong buhay ay paghahanda para sa susunod pa. Kaya yung katagumpayan mo ay mahalaga dahil yan ang magdidikta ng kahandaan mo para sa mga darating pang seasons ng buhay mo. Pangatlo, sa anumang season ng buhay ay kasama mo ang Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na gawin ang tama sa panahon na hindi ito madaling gawin. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Lagi mong piliin ang kalooban ng Diyos sa anumang season ng buhay mo, mahirap man ito o madali para sa iyo. Tandaan mong lagi na ang gabay ng Diyos ay laan sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. Tatanaw ka sa pinagpalang kinabukasan kapag ang Diyos ang iyong sandigan. Asa ka pa ha?